So, lagay lang din natin yan. Para cool. Ayan, pabati kay Coco Cabrero, sabi ni Drex. So, ito, papakilala ko na pala yung mga maglalaro. So, si Jabizy dito sa Ancient Operation. Si Keith dito sa Justin Weaver. Taga, natakpan. Ayan. Op. Takpan ulit. Ba't napupunta doon? Ayan. Si Keith. Si Piat Alas. Dito may, sa may Sand King. Tapos si Bok. Centaur War Runner. Si Heinrich. Dito naman sa Viper. Ayan. Sa kabila naman tayo sa Hideout. Eto, Shadow Demon. Si Shan. Tapos si Kaden. Ayan. Sa Mining Assassin. Si Patience is a Virtue. Sa Storm Spirit, sa Doombringer naman. Ayan si Chitix, Pit Kate, featuring Kate. At last hero nila si Drex sa Mirana again. Ayan. So si Drex, palagi Mirana yung kanyang hero. Huwag kayo mag-away dyan ba? Grabe naman kayo. Naglalambing nga kayo dyan sa chat. Pero ito na nga, game na nga. Game na nga tayo. So, sasabay sa trailing dito yung hideout. Subukan nilang bulihin yung Justin Weaver para hindi nga makapag-farm. Pero tingnan natin kung papasok yung combo. Kung mauna ba disruption o impale. Parang awkward lang kasi. Kailangan timing yan eh. Pero kung magaling naman yung gagamit ng Nyx Assassin, walang problema. Kahit mauna yung disruptor. Kaso makapag-sukuchi nga lang din kagad. Isang pindot lang ng C. 30 seconds to battle. Pwedeng support na lang din unahin. Si Operation madali pa rin. Si Sanky may Baro Strike na pwedeng ipangtakas. Kaso pag level 1, may clip pa namang range. Kaya lang. Kaya pa rin. So nilagyan ng red kagad ng Observer Ward. Ewan ko lang kung nakita ni Operation doon yun. Pero wala silang blue. Ay hindi, nandito pala sa Sanky yung Sense. So Centaur War Runner sa top lane versus Doom. The battle yeah. Begins. Sakto lang, hindi naman siya kumuha agad ng early boots. Nag-o protection muna. Tapos bibili na ng boots sabay. Tranquil boots na. Nakakuha naman dito ng Haste Rune. Si Shadow Demon at papuntang top. Top ngayon. Sasamantalahin muna yung mabilis na movement speed. Para nga mabilis na yung makababa. Mukhang mag-dedeward lang din. Hindi, ito makikita ni Sand King. Pero ewan ko nakita niya. Parang hindi yata may fog eh. Sa taas. So mid. Viper versus Storm Spirit. So yun nga lang, mahirapan tumama yung Static Remnant. Baka mag-overload build. Kaso nag-deward. Yung nilagay ditong Observer ni Shadow Demon at ito mukhang mababaro strike na nga. At wala namang slow. Pero mapapatay pa rin. Ako. Wala nang dumating na backup mula kay Storm. Pero wala din namang gagawin si Storm doon. Nako. First blood ka agad. Pero si Ancient Operation naman nakakuha. So yung pang flying courier din. Pabati ako sa nanay namin na sinibak ng kuya ko kanina. Tangin. Ano yan, bayaw? Incest yan. Huwag ganyan. Bad yan. Grabe ka. Tatuha ka pa. Grabe. Pabati po kay Poby at Christine na kumakain ngayon. Mula kay Kate Rogan. At si Lupin, ini-invite na naman ako tayo. Kagabi, tinagtanda ko yan eh. Hindi yata nakikita, nagkakast ako eh. Pero ito, grabe, nabubuli yung Storm Spirit dito. Napakasakit. Pag naging level 2 pa kaya ito, level 3. Nako, dun lang nalugi. Eh. Pero nakatakas din kaagad si Storm. 290 movement speed, tapos yung Viper 285. So lamang pa pala ng 5 movement speed dun. Kahit pa paano. Sa top lane naman tayo, leading. Sa last hit, ito si Centaur War Runner. Si Doom naman, pangalawa. So, yung Doom natin, hindi pa nagde-devour. Pero ito, nag-devour na. At Sand King, sinisubukan ng mag-stack. Pero hindi yata nagka-stack. Ewan ko kung dahil, hindi naman siguro dahil dyan yun. Pero nga, successful naman yung pagkaka-deward dun sa nilagay ni Ancient Operation. Ay, hindi. Sino maglagay nun? Shadow Demon yata yun. Pero yung Mirana na pa-leap out. Nako, tinamaan pa rin ng Swarm, pati Barrow Strike. Tanong, papasokin ba nito? Kayang-kaya nga. At Operation na naman yung nakakuha ng last hit doon. Grabe si Operation dito. 2 kills na kagad, 2 minutes.
Ito, napabili na nga siya ng Boots of Speed. At wait lang daw, sabi ni Job. Kaya pala na-disconnect si Bok. So ayan, binabati ko nga pala kayong lahat mga bayaw at hipag dyan na nanonood. Pero to sa gold group tayo dahil nga sa first 2 kills nila doon, instant 750 plus. Yung lamang ng bayaw Arcanis. Pero yung hideout kanina, lamang sa experience, bigla nabawi nga doon ng Arcanis dahil doon sa kills. So ito mukhang game na yata ulit ako pag reconnect na yung ating Centaur Warrunner. Tapos konti na lang, isang creep na lang, ito na nga, makakabili na siya ng Boots of Speed. So yung skill build niya dito, ano lang, wala pa siyang third skill. Hindi nga naman siya masyado papaluin nung doon kasi yung dumang level death lang, Scorched Earth. Denied! Pero si Doom dito, pangalawang deny na yon. So yun, medyo mabilis na yung regen ng buhay ni Centaur Warrunner. Dahil nga doon sa Tranquil Boots. Balik naman tayo sa mid lane. Ito na kapa, Great Ban na yung Viper plus Boots. Storm Spirit naman, level 3, wala pang Boots. Ayan, wala rin mana. Parating na yata yung Boots niya dito sa manok. Ito na nga. At yun lang, wala siyang Vision sa rune. So mapipilitan talaga mag Battle Crow. Ito, napa-Battle Crow lang nga yung ating Storm. Na-deward yung dalawa nilang Observer eh. So ito, nagpi-playing safe naman yung Hideout. Parang sila pa yung nahirapan dito sa pagsabay sa tri-lane. Parang nakasama pa. Kaso mahirap nga na mailagay din sa baba si Doom. Ganun din mangyayari. Dire's middle tower so is under attack. Sand King, hinatak din yung creeps papunta sa taas. At operation dito, nakatago. Pero Dire's nakita yata middle nila. Tower is under so attack. Sand King nakapag-back din. Yung Weaver naman, ano na ba to? 13 last hit, tas 10 denies para sa Weaver. Kinokontrol lang nila yung lane. Yan. Pero hindi madedeny. Makapag-farm yung Mirana naman, 6-6 pa lang yung nalalasit niya. Yan. Tapos 6 deny. Storm Spirit level 4 sa level 5 na Viper. Naku, pag nauna mag level 6 ton si Viper, yari itong Storm. Ay, nakakasalubong pa niya yung Sun King, pati Operation. Pero ihuli yung Barrow Strike. Ito na nga. Naku, grabe mag Barrow Strike si Sun King. Tansyadong tansyado dito ni Bayaw Piat. Elas. At yan, regeneration pa. Naku. Saktong sakto, buti hindi pa nila kinuha doon. At napakaganda nung kanilang flag. Ginto. Dire's middle tower is under attack. So Doombringer, Pace Boots, tas ito, Bracer. Magdadrama of Endurance yata. Pero yung arrow hindi tumama. Naku, na-disrupt. Tapos na impale na. Yung arrow na lang. Siguro expected nila makakagalaw si Weaver. In-advance lang ng konting angulo ni Mirana. Pero sa taas dumaan yung Weaver. Pataas. So ito, nag-neutral muna si Doom. Centaur Warrunner naman, level 6 na. Pwedeng-pwede na i-activate yung Stampede. So kinakailangan ng mga kampi. Eh, maganda yan kasi yung Sand King, mapapabilis yung lakad niya pag nag-epicenter, pag sinakto rin doon. Pero minsan maganda pang counter rin yung Stampede ni Centaur sa epicenter ni Sand King pang magkalaban. Kaya kaya takbuhan habang nagkakas pa lang pagkastan. Pero ito, bumili na nga ng ward yung operation. Dahil malapit na rin mawala. So yung Weaver natin, 900 gold. Tapos Ring of Basilius. Ewan ko, magmamidas pa dito si Bayo. Pero tatlong, hindi. Tama ba tatlo? Tama, tatlo nga. Tatlong stack ng creeps para dito sa Sand King. Pero dapat inagapan na rin ng hideout yun. Alam naman hindi nila mag-i-stack yung Sand King dyan. Siguro that nag-early ward na rin sila dito. Kasi pag nagka-blink dagger din kaagad to, delikado sila. Malamang yung center din. Ito na nga, meron na nga 1,000. Dalawa yung tatalon sa kanila. Pero napalubog dito at hindi tumama sa creep. Pero nakapag-sukuchi out pa rin yung Weaver. Napalip in naman yung Mirana, natanggal yung healing salve. Pero another sukuchi mula dito kay Keith. Grabe yung Arcanist. Swerte lang, may nakaharang pala na creep doon. Parang mali yung pwesto ng pagka-disrupt. Yun lang din, kailangan ingatan din yung pwesto ng disruption kung tsaka yung angulo ng pana eh. Medyo complicated yung combo. Mas okay siguro kung Bane para talaga tatama. Para at least ma-hold pa nila yung Viper o Centaur. May patulog rin. Pero ito, naka-invisible yung Storm Spirit natin. Level 7 naman na si Doom. Hahatake na siguro pag lumabas lang sa range
ng true sight ng tower. Pero ayan, susuko na lang si Storm Spirit dahil nga mawawala na. At nagdalawang isip, babalik pa sana. Yun nga, kung kailan lumabas si Centaur, doon naman siya ngayon na paatras. So ito, magbabattle crow, pabalik na lang ulit sa mid lane. Yan. Talagang nagiging tapat siya sa pangalan niya. Napaka-pasensyoso niya lang. Easy-easy lang. Ayaw niyang masyadong maging all-out rock and roll. Naantay niya yung tamang pagkakataon. Pero Ring of Aquila para dito sa Viper. Shadow Demon naman. Ito, nakipag-lane muna. Kumukuha ng experience. Tapos yung Sand King, yun, nakombo pa lang nila dito. Ay, medyo late nga lang yung Stampede. Pero yung Justin Weaver, ito, naswarm na nga yung Mirana. Napalip. Pero may Sukuchi pa siya. Ayun nga, dahil nga doon sa Swarm, kitang-kita ko sa Simbrana, pero naka-micro ng konti, nag-double attack at natanggal na nga yung Swarm. Susuko na lang si Weaver. And medyo delikado nga, papasukin niya. At makatalubong niya yung dalawang kampe. Pero maabot ba, wala pang third skill dito si Shadow Demon. Ayun, naka-focus siya sa skill build na first at saka second skill. Yung iba, tag-isa lang yan, tapos pinupuno na kagad yung poison eh. May ganung gumagamit ng Shadow Demon. Makati rin yun, lalo na pag nag-stack na ng todo. Yung Shadow Poison niya. Pero Storm Spirit, 1,000 gold. Hindi pa bumibili ng item kahit Null Talisman. O baka Power Test na to. At napatay ni... Saan yun? Napatay si Doom sa taas. Sa taas pala yun. Pero yung Centaur War Runner. Ah, buhay to. Ah, buhay na buhay nga yung Centaur. So 4-1 yung ating score lamang ng Radiant's middle tower is under attack. Medyo mababa yung kill count, hindi kagaya ng unang game kahapon, pero ayun nga. Kailangan din kasi level muna eh. Dire's top tower is under attack. So tanking level 5 naman na medyo lumayo na yung range ng Barrow Strike at 1400 gold. So hindi na rin magtatagal, magkakapag-blink na. Tapos once din na mabili na rin ni Centaur, malapit na 50 pesos na lang. 50 gold para sa kanyang blink. Nako, Umaro dito, tatama ng 5 seconds. Nako, naglipi na at inagaw naman. Tayong naman dapat sa Mirana na lang. Pero siyempre, ayaw din nilang makatakas yung Weaver, makapag-timelapse. Ako kaya Sukuchi. So itong Arch Blast, nako. Pero sumubsob yung Sun King, hindi tumama, bumitaw ng arrow sa mukha. Dumating naman si Centaur War Runner. At double edge, pero mabob impale pala, nininig sa Assassin. Tapos may stack pa siya. Hindi pa pala bumili ng middle tower is under attack. Ng blink kasi nga bumili siya ng ano eh TP. Yan, hindi pa rin sakto yung pera pero ma-deward na naman. Ano ganun mag-deward dito ng Arcanist. Saktong-sakto yung mga lagay nila ng ward. Radiant's top tower is under attack. So Doombringer naman sa top lane, completed na yung kanyang Drum of Endurance. At yan nga, meron din siyang Orb of Venom para sa Doom. So si Viper naman, Buckler. Malamang ito, Mechanism. Pero si Storm Spirit, 1,600 yung gold. Di pa rin bumibili. Si Bayo dito. Radiant structures are fortified. Pati sa gold, napaka-pasensyoso niya rin. Tipid-tipid lang. Di pa daw kailangan bumili. Sayang pera. Pero pumasok naman dito yung Centaur War Runner. Sabay follow-up na Barrow Strike by Sun King. Niya. Wala pa nga Moonlight Shadow si Mirana. Kailangan nun siguro lagyan niya na ng maaga kasi ganun yung mangyayari. Pero late na bitaw ng arrow. Siguro na tinutok niya na lang dito sa mayagdan. Pero na palubog dito yung Sand King. Wala siyang Sandstorm. Nako, hindi naman nakatalon yung Sector. Nagkamali. Sayang kung tumama yung kanya na yun. Pero ayos lang dahil nga doon sa Ice Blast ng Operation. Namatay pa rin yung Shadow Demon. Nagsasasi naman na pa Vendetta. Tapos Storm Spirit walang mana. Ako kung anong bubuhin dito ni Storm. Kung magpe-perseverance ba o... Kailangan niya rin ng pang mana. At least mana muna. Pampalaki ng mana pool. No, pero madedeny yan naman doon si Doom. At si Viper, inuna niya talaga yung recipe ng mecha bago yung headdress. Ayos din yan para hindi na siya mamoblema. Mag-ipon pa ng 900 ulit. So ito, Sand King, 1,800 gold, almost 900 na, pag napatay na to. Naku, konti na lang. Dalawa sigurong camp na lang. Blink dagger na para sa Sand King, 12 minutes, blink o 13 minutes. So kailangan na talaga ng Moonlight Shadow para sa Mirana, sa tingin ko, para at least meron silang mga panakas. Pero ito, nagta-tower hug ngayon, dahil nga medyo nawawala ang ibang teammates.
Lalo na yung center, nakapag-blink na nga, kailangan na din nila maging alerto. Kasi bigla-biglang papasok sa Bayistanin. Tapos may kasunod na ng Ice Blast. Ganun lang yung combo. Matik na yun. Pero ito, kompleto na yung mechanism ni Viper. 12 minutes mecha nga para sa Viper natin. Tapos Sand King, 50 pesos na lang. Ay Blink Dagger na rin. Sino ba yung Arcanist dito? Bayo, yung nasa Radiant yung Arcanist. Ayan. Pero Storm Spirit nakakuha ng Regen Rune. Ito, pwede siya mag-spam ng Ball Lightning. At saka yung first kill. Pero yung build dito ni Score, dito ni Storm. Ito, minax niya na yung first kill. Tapos, dalawa sa Overload. Pero sa Rigo, mas kailangan Electric Vortex sana. Para at least mas patagal yung hold. Pero ito sa top lane, ako na nagank na pala dito yung Doombringer. Di na nga sila mahirapan pumasok kasi bukod sa Stampede. Ito, Doom. Yung Stampede, malaking tulong din sa kampi para makabante rin eh. Makahabol sa kalaban. Kahit sila yung paunahin, susunod na lang yung Centaur War Runner. Walang problema eh. Radiant's middle tower is under attack. So ito si Justin Weaver naman, na power threats na Ring of Health. At ganoon, hindi pa rin in-upgrade yung Ring of Basilius niya into Ring of Aquila. Pero ayos pa rin. Ito nga, napavendetta naman dito yung Assassin. So isang vendetta lang sa Dire's may top tower is under Impale, attack. Pero pumunta dito sa may Scent. At yan, makikita nila. Hindi mo na magpapalata. Kunyari, hindi nakikita pero biglang pumasok yung dalawang Blink Dagger, boys! Grabe, nakakuha naman doon ni Justin Weaver yung last hit. Napagulong naman paalis dito si Storm Spirit. At medyo konti na lang yung mana niya pero kaya-kaya pa rin takasan yan. Ayan yan, napaakita siya sa taas. Nako, napakagaling na galawan ng Arcanist doon. Hindi talaga doon pinahalata. Dire's bottom na pala tower si is under attack. Nyx Assassin, biglang pasok na yung Sun King at saka Centaur. Pero to, gustong to make ng level 1 tower dito ng hideout. At yan, mukhang sasabay na lang yata sa pag-take pero tatamaan ng 3 seconds sa arrow dito. Si Centaur War Runner, Sokuchi naman papasok yung Justin Weaver para takutin yung Mirana. Kaso ganoon din, 400 Radiant's HP dito sa boss. Nako, una pa rin mababasag pala yung tier 1 tower sa top lane. Tapos sa mid lane din, mababasag din. Radiant's top tower, Dire's middle tower has fallen. Ah, naalos magkasunod na nabasag, tapos sa baba, na-defend pa rin pala nila, pero konti na lang din yung buhay, 200 na lang. Dire's bottom so, antay na lang yata attack. Dito yung next wave ng creep para sa Arcanist. Okay na yan, pwede nila pasukin. Pero delikado nga lang, kalahati yung buhay Dire's ng Sento. Middle tower is under attack. Kaso ang bilis pa rin mag-regen talaga ng Trunkhead boots na yan. Attack. Sabi, parang kala mo naka Heart of Taras. Dire's bottom tower is under attack. Medyo madaya rin talaga Dire's yan. Dire's bottom tower has fallen. Kaso yung Viper Radiant's naman nakakuha doon ng last hit. Grabe, dalawang tower yung nakakuha niya, mid at saka baba. Pero to si Storm Spirit, bumili na nga ng item, Power Threads at saka Null Talisman. Kailangan talaga ng at least base stats lang muna, basic na mga pang stats na item. Naku, pinasok naman dito na Centaur. Ang ganda ng Varro Strike ng Sun King, dalawa yung tinamaan. Pero na-doom yung Centaur War Runner at na Viper Strike naman. Nako, yung isa. Next Assassin. Pero nabuhay. So Storm Spirit pumasok pero kalahati kagad yung mana. Na Varro Strike naman dito. Yung Doom at mamamatay na rin. Demonic Perks sa may Viper sabay impaled by Nick. Normal normal attack. Napakakunat na pagbitaw pa ng mechanism. At mukhang mababaliktad pa yata na epicenter naman mag-isa doon. Yung Shadow Demon buyback by Doom. Grabe, dalawang hero na matay dito sa Arcanist pero apat para sa Radiant's hideout. Middle tower is under attack. Namatay din yata yung Mirana eh. Nabuhay lang ulit. Pero to, nako, tutukan na arrow at dalawang Starfall babagsak. Pero nakapag-pop na Magic Wand at meron pa siyang Urn of Shadows, hindi pa niya ginagamit. Ito, medyo late nang activate. Dahil yata yung sa poison ni Mirana kaya nakantay niya. Pero nakuha pa rin ni Mirana yung last hit. Your hopes? Na, grabe, 522 gold din yun. So, Bracer, tsaka, ito, pwede niya nabilin yung scroll ng Drum of Endurance. Tingin ko, magda-drum din dito si Drex. Nako, pero na-disconnect pala yung ating Shadow Demon. Pabati kay Papa siya ng Hideout Jensen. Yan. Pero sa gold grab pala muna tayo nakalimutan ko tingnan. Pero ito, laki nung lamang ng Arcanist. Nasa 7,500 kaso bumaba. Nasa 7,000 plus pa rin. Nasa 400 nga lang. And sa experience naman, ganun din. 7,500. Dahil yata yun sa pagkamatay ni
ni Bayaw Job na may dominating streak. Ayan. Kaya medyo bumaba. Nakaltasan na konti. Pero ito, nag-reconnect na nga dito yung ating Shadow Demon. At napakainit ngayon dito sa studio. Grabe. Init palagi. Kailan kaya magkakapera ng mga pa-aircon na ang sala? Buta, umilik na nga ate. Umilik sa live stream. Buti wala nag-copet eh. Pero ito, dumating na si Bayo Chaos. At kami siya shot on the rocks. Black label, mga bayaw. Dahil magpapainit tayo ng ating core, body temperature. Sige, bayaw, kaya mo yan. Oy, mga bayaw, ikalat nyo naman stream natin. 80 viewers, hello sa inyo, mga bayaw at hipag. Yan, good evening sa inyo lahat. Sana nakakain kayo ng mabuti at matulog kayo ng maaga mamaya. Dahil bukas. Hindi, hindi pa pala bukas. Sa ano pala yun? Sa 16. Ayan. Ewan ko 16 dito o 17 sa atin. Mag-start yung C qualifiers. Magka-cast din kami nun. So ayan, abangan nyo rin kung gusto nyo makakita ng Pinoy Dota casting. The best casting! Pero bumitaw ng araw si Mirano! Uy! Muntik ng tamaan yung pakpak ni Beeper. Yo mga Pogi, say wawa, win! Ako, nandito na na. Ito na nga yung sinasabi ko. Magka-cast kami ni Bayo JC Pin. Sa ano, sa may qualifiers. Pero ito, baka makapag-cast ka pa ngayon. JC Pin, kas ka ba? Kailangan, need backup. Need backup. Pero ito na nga, another post ulit. Medyo nagloloko yata internet connection ni Shan, si Bayaw. Kasi medyo delikado na dito yung hideout. Medyo hindi maganda yung kalagayan nila ngayon. Yung Doombringer, wala pa rin... Hindi, meron. At least may mecha na si Doom. Yan, maganda naman yung item ni Doom. So sana magtuloy-tuloy pa yung item niya. Dito naman magsisimula yan eh. Mecha, tas Blink o kaya Shiva. Yun yung mga core item na kailangan para sa teamfight. Kasi magiging masakit talaga yung pang teamfight ng Arcanist dito. Nakikita na nga natin yung potential ng Sun King at saka Centaur Warrunner. Big 3. Pati si Ancient Apparition. Grabe yung Ice Blast. Level 1 Ice Blast pa lang yun pero makati na. Ayan. Pabati kay Sekuya Francis Banog and Richmond dito sa Dagupan City, Pangasinan. Salamat, Bayaw. Ayan. Mula kay Francis. Hello, Bayaw. So, ito. Pero ito, pati si Centaur magpa-fight na rin. Hala. Baka mamaya kayanin na ng simpleng pipa lang yung Doom ni Doom. Ni your Doom. So, 1,300 gold para dito kay Dire's top tower is under attack. Hindi pa rin bumibili ng item si Bayo. Yun lang, no? Medyo payat. Payat yung ating Storm Spirit. Kasi nakakadalawang death na rin siya tapos yung farm niya. Sakto lang, pang lima siya ngayon sa Dire's bottom farming. Tower is under attack. At least, pang lima. Si Mirana yung kanilang trialing carry. Medyo hirap na hirap talaga. Hindi naman makaporma dito. Bumitaw na nga lang ng araw at 4 seconds para dito sa ating Centaur. Pero may mechanism lang kaagad ni Viper. Nag-moonlight shadow naman si Mirana. Ito mukhang babalakin nila pumasok. Kaso yung teamfight Dire's potential nila napakababa ng ano eh. Ang baba masyado ng kanilang pan-teamfight. Hindi maganda yung mga ibabatong damage kahit early level. Kumbaga yung support nila pansigil target lang kasi pero nahuli ng Doom kagad dito yung Centaur at mamamatay pero tatlo yung tatamaan ng Ice Blast Bar Strike by Sun King sa Storm Spirit na mamamatay na pero gumulong muna ng konti pero si Viper mapapatay din. Grabe na combo ni Nyx Assassin under sa tower at eto na mukhang nako nabati yata yung hideout dito. Kahit puro single target lang palagpalag basta gulatan yung laban at nice impale. So may Sun King pero hindi pa rin na nakikita. Tingnan natin yung fog. Nako, hindi nila nakikita pero nagtago rin dun. Grabe. Maganda rin sana yung impale dito ni Kaden. Kaso walang vision yung impale eh. Yan you know? Nandito pa rin si Bayaw Piat Alat. Dire's top tower is under attack. Yan, pwede rin siya mag-TP. Ewan ko. May TP naman Radiant's si Bayaw. Middle tower is under attack.
Ah, hindi daw makapagka si Bayaw, JCP. May duty, 24 hours. Pero afternoon, 1 week akong bukas. Ayun na. Tak na yan. May Bayaw Dota episode na tayo. Nako, pero ito, pinagkait yung last hit. Si Storm, hindi pa niya kinukuha yung last hit. Nako, sayang. Dininay niya na dapat kamahal ng level 1 tower. Na-expect ka siguro makakombo niya. Pero, hindi talaga abot yun. Naisip niya dapat may time lapse pa nga. So, nakapag-time lapse nga daw si Weaver. In-stampede din ni... Ay, di. Pinatay pala nila dito sa baba si Doom. Ayan, kaya pala may nadig ako stampede. At eto ni Nyx Assassin. Medyo matagal pa para sa blink. So maganda magka-blink din si Doom at saka si Nyx. Para bukod sa Moonlight Shadow as their main initiation. At least meron pa silang isa. Parang pang-backup na lang yung Moonlight Shadow. Pang-micro na lang. So eto, Bayaw, pabati kay Jake Espra. Natain ng Gentan. Salamat, Bayaw. Grabe, lahat ng tao dyan may mga titulo. Pero napatay nila sa top lane si Weaver. Ayan. Nag-split nga lang, walang nakapatay. Parang clip yata yung nakalasit. Pero at least napatay nila si Weaver bago mabuo yung kanyang Link and Spear. Ayan, dahil mamaya-maya, mabubuo niya na 800 gold na yung pera niya. Konti na lang para sa Link and Recipe sa scroll. Pabati kay Alan Deboniville. Ayan, Deboniville manager ng Arcanist Gaming, sabi ni Zero. Ay, may block ba dyan? Ano ba daw? Sige, bilhin mo na kayo. Ay, hindi. Ano ba? Red doors ba mamaya? O timpla? Huwag yung calories yun. Tataba ako dun. Pero naku, mga Bayaw, si Sand King dito. Meron ng Blink Dagger. Malamang kanina pa nga yan, pero Helm of Iron Will. So next item ni Sun King, mas makatipay yung magic skills ng Arcanist dahil nga dito sa Veil of Discord. At natanggal naman yung smoke dito ni Centaur, pero nakapag-leap out si Mirana. Nakita niya yung reaction. Nakapag-react nga, nakita yung reaction. Pero ito, Hidden Mickey. Si Doombringer, muntik na madali. Buti lang hindi lumiko, hindi kumaliwa. Si Centaur at saka si Viper doon. So naglagay naman dito ng Observer Ward at saka Sentry Ward niya ang Arcanist. So ayan, 20 minutes, tignan muna natin yung gold gap kung sinong lamang ngayon. Pero Arcanist pa rin talaga yung lamang, napataas pa nila yung kanilang kalamangan. Ayan, mag 8,000 na yung kanilang, ay di, magka 10,000 pala. Attack. Tapos experience, ito medyo bumaba naman. At ito, napa-activate na nga dito ng pipe si Centaur Warrunner. Nagbitaw ng arrow, pero walang tatamaan ngayon. Focus na lang sa tower muna, dinadamage, Moonlight Shadow, pero ito pinalubog, tatiming nga na malupit, pero naunahan ng stun by Centaur Warrunner, pero yung Ice Blast hindi sa, ay din, tumama pa rin, pero Barong Strike tsaka Epicenter para sa Sand King, dalawa yung namatay sa Hideout, ako pati si Doom mukhang susunod na, pero naglabas muna ng Doom, at yung Storm Spirit wala ng mana, pero nakapag-leap out yung Mirana at nagbigay movement speed nga, pero yung na-late yung bitaw ng stun ni Centaur, hindi ko alam kung cooldown or... Talagang medyo kala niya walang tatamaan pero nagulat siya Dyer's meron pala. Napabitaw ng stun. Pero namatay yung Sand King. Dyer's structures are fortified. Deny. Radiant's bottom tower is under attack. Ay, yung Doom pala yun. Oo nga pala. Tama ba? Oo, siya nga pala yun na Doom. Sige. Radiant's bottom tower is under attack. Pero ito, tatamaan ng arrow dito yung Viper. Kaso yung Centaur Warrunner, binabanata naman ng Hideout. Pero napakakunat, nakapag-activate pa ng mechanism. Si Beeper. Nako, naslow naman yung Shadow Demon. At muntik na mamatay ito. Nako, namatay naman si Mirana. Nasundan na nga dito ni Shadow Demon. At nako, naka-expose niya yung kanilang mid lane barak. Ayan, Veil of Discord ni Sand King. Buo na. Top tower is under attack. Level dead, pero ang cute nung damage. Parang wala lang, gumulong naman si Storm, pumasok pero stampede by Centaur Warrunner. Meron pa siyang stun, di pa niya binibitaw, matras muna. Yung Justin Weaver naman nag-cooldown yung kanyang Lincoln, pero hindi tinamaan ng stun. Ay, nalilito sila kung sino titirahin, busy normally ni Operation at saka ni Justin Weaver, yung Barracks. At ito, Sand King, 6 seconds sa cooldown. Pero si Centaur, 2 segundo, meron ng stun, double edge na lang dito sa Nyx Assassin. At yung Storm Spirit, no, gumulong na lang paalis, pero inabot pa rin ng Barrow Strike, tinamaan nga lang din ang arrow. Si Sanking, Starfall naman doon sa Weaver to mama, pero nakapag-time lapse. Nako, nag-Ice Blast pa, pero wala naman tinamaan. Nagtitipi naman yung Shadow Demon, pero hindi na mahahabol. Yan, grabe, ang katinong teamfight nila dito sa mid. At pasensya na ba ako, naglalag.
Nagda-drop yung ating upload speed. Pero ito may pang giveaway tayo mula kay Bayaw JC Pin. Ito na nga, grabe, 15,000 na yun lamang dito sa gold ng Arcanis. Bayaw, pag ganito yung, ewan ko, makapag-cast pa ba tayo yan? Naglolo ko talaga yung ating streaming. So, ito na nga, mayroon pang 2,200 ngayon dito si Keith. Tapos Mirana naman, Drum of Endurance, saka Blade of Alacrity pa lang eh. Pero yung Arrow, nako. Buti hindi naglakad yung Weaver dun. Ayun, nakita naman yata, ay hindi pala nakakita yun, pareho silang invisible. So, Centaur Warrunner, bukod sa Blink Dagger, mayroon pang 4 staff. And kaya talaga sikat na sikat sa Centaur ngayon. Napakaganda niya rin kasi gamitin. Kaya dapat kung hindi mo gagamitin, iban mo na. Hindi ibenta, no? Hindi mo na ginagamit, iban mo na. Patay ang mga manyaki sa hideout. Nako, sabi dito ni Bayaw Tatsky. 171. Pero si Doom, ito malapit na rin makabuo ng kanyang pipe. Yun nga lang, nabasagan talaga sila ng barracks dito. Yung melee barracks pa. Medyo delikado. So, eto nako. Nag-Gem of True Sight na rin dito yung Arcanis. Nako, nakita pa nila naglalakad dito sa may Luneta Park. Si Shadow Demon. Medyo late nga lang yung dating nung Arrow. Hindi naman tatamaan. So, yan, minus 1 sila ngayon. 30 seconds pa para ma-revive yung kanilang Shadow Demon. Pero mukhang tatapusin na yata dito ng Arcanis. Hindi na nila patatagalin. Pati bottom. Susubukan na rin i-push. Nakapwesto naman si Storm Spirit pero napastampede. Walang makikita dito sa Centaur na Viper Strike nga yung Doom. Pero nakapag-back din kaagad. At yan, nakapwesto pa rin yung Storm dito. Ewan ko lang kung nakita ng Ice Vortex yan. Kung kaya meron doon. So naping na nga doon. Pero na Viper Strike again. Grabe na kaagad kasi layo pa ng range. Pero ito nahuli yung kanilang Mirana. Pinalubog naman si Doom ni Disruptor. Disruptor ni Shadow Demon na Disruption. Ako na Doom naman yung Viper nila. Pero napakakunat. Dalawa na silang bumabanat. Naka Doom pa. Hindi pa rin kinakaya. Pero naging yellow dito si Doom. At nabasag yung kanilang third tower. Na impale naman yung Storm Spirit. At na stun pa pati si Doom din. Pero hindi, impale naman Binding's Assassin. Baro Strike 10 seconds, Double Edge in 1 second. Nako, nag-force up sabay Double Edge by Centaur Warrunner nga. At ayun, Baro Strike. Hindi, muntik na siya makapasok. Pasok na siya sa well eh, and dito yung well. Pero konti na lang. Dire's bottom barracks are under attack. Nako, na-wipe out dun yung mga bayaw natin mula sa hideout. Nako, mukhang GG na talaga dito, hindi na nila kakayanin to. Kasi masyado nung pang-teamfight ng Arcanis. Dire's bottom barracks has fallen. Ito na nga, nasimut na yung baba. Tapos, sinesegue na nga tong range barrack sa mid lane. Pero si Drex dito, susubukan pa rin mag-defend. Kaso, blink in by tanking. Nako, impale nga doon. Pero na double edge pa rin at si Weaver na kalakit. Dire's middle barracks has fallen. Here I am! Uy, muntik na mamatay. Pinalubog yung sarili ni Shadow Demon. Pero nasagasaan pa rin ang Sukuchi ni Weaver, grabe. Nako. Pero ito. Mga amigo't amiga. Amigo man kita, Bayaw. BKB pala yung item ni Storm. Pero sana kung nabuo niya ito na maaga, pwede. Kaso late niya nabuo yung BKB. So yun, nakakuha naman dito ng regen si Centaur Warrunner. Pero ito, final push na lang siguro dito sa second tier tower sa taas. At okay na yan. Pero tinamaan ng Ice Blast dito, Shadow Demon. Dire's top tower is under attack. Delikado naman dito. Ay ben, mabubuhay. Pero napa-stampede at Moonlight Shadow. Pero may Gem of True Sight pa rin dito yung Sanky. Nako.
Naku, natalo na pa rin. Grabe naman mga ninja natin dito sa Arcanist. Pero tinamaan ng araw si Centaur. Nilagyan ng Veil of Discord. Naku, si Viper naman. At, naku, ala, patay dito, Mirana. 17 seconds. 17 ba yun? 17 nga. Ma-epicenter pa dito sa well. Naku, sabay Baro strike out. Ayan, GG. Pinatay muna. Muntik pa ma-wipe out, ha? Grabe yung first game natin, ano man. Arcanist dito, tuloy-tuloy lang, ha? Ayun, nakaka... 2 wins na sila kahapon, tsaka ngayon. So, ito mga bayo, commercial break muna tayo, tapos tuloy natin yung second game. Tsaka, congratulations nga pala sa winner natin, Arcanist. Well played sa hideout. Yan. So, wait lang kayo mga bayo, commercial break muna tayo. Tapos, yung next game pala natin, para alam nyo yung maglalaro, ay... Kaya, titignan ko lang. Nakalimutan ko. Kaya, sino ba yung next game natin? Para bago ko umalis. Tagal mag-load ng aking... Legion yata next game eh. Ito nga. Legion versus Rambo Gaming. Ito mukhang exciting din yung next game. Pero commercial.